lalabas kapag tumitimos sa damdamin. Ganyan din po ang epektibong serbisyong pampubliko, tagos sa puso, tumatanim sa alaala ng panghabang buhay. At may isa pong natatanging larangang ito. Patin ito. Outstanding broadcast journalist at social servant ng Gusi P. Ward. Best female newscaster ng Star Awards for Television. At Kadroid Broadcaster of the Year. Mel Tiangco. Tagapagbalita sa nangungunang newscast sa bansa na 24 oras. Kasamang nag-aatid ng mga nakaaliw na kwento sa Mel and Joey. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ipinagdiri pagbangon mula sa mga pagsubok ng buhay sa magpakailanman. At walang pagod na nagbibigay ng serbisyong totoo bilang Executive Vice President at Chief Operating Officer ng GMA Capuso Foundation, si Miss Mel Tiangco. Inspirasyon natin sa pag-ahatid ng serbisyong totoo. Upang parangalan ang ating ultimate idol sa serbisyong pampubliko, kasama po natin ang Executive Vice President and Chief Operating Officer ng GMA 7, Mr. Gilberto R. Duavit Jr. Namumukod-tangi ang mga tao sa serbisyo na marunong magpaimbabaw. Uunahin ang kapwa handang tumugon sa oras ng pangangailangan. Sa kanyang serbisyong totoo na lalong pinalawig ng panahon at sa kanyang tiyaga, kinikilala ng GMA si Mel Tiangco bilang ultimate idol sa serbisyong pampubliko. Palakpakan po natin si Mel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakatutuwa po naman na ang munting handog ng GMA Capuso Foundation sa ating bansa, sa ating mga kababayan, ay bibigyan ng parangal ngayong gabi. At yun po ay buong puso kong tinatanggap at inihahandog sa lahat ng bumubuo ng GMA Capuso Foundation. Hindi po ako nag-iisa dyan. Marami po kami. At ang mga naroroon, buong puso, walang pagod, walang takot na sinusuong ang hirap at panganib para maghatid ng serbisyong totoo sa mga kababayan nating nangangailangan. At isa pa, nais kong ibalik ang parangal na yan sa GMA Network. Sapagkat kung hindi susuportahan ng network ang mga ginagawa ng foundation, wala kaming maisasakatuparan para sa ating mga kababayan. Kaya Mr. Duavit, bilang pangulo ng foundation, ako man din ay nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng network na patuloy na sumusuporta, naniniwala at nagtitiwala sa GMA Capuso Foundation. Mga kababayan, lagi po ninyong tandaan, ang GMA Capuso Foundation ay para sa serbisyong totoo. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyo. The shower of prizes continues with number one at 55, the GMA Anniversary Special. Mahalaga po bilang kapuso ang maging matiyaga. Yan ang tatak ng serbisyong totoo. Hindi tumitigil hanggang may nakikitang resulta. At may isa pong natatangi sa larangang ito. Hindi natutulog ang balita. Umaga at gabi-gabi, kabahagi siya ng buhay ng mga Pilipino. Si Mike Enriquez. Sa larangan ng media, isa ng institusyon.
Naka-Grand Slam bilang Best Male Newscaster sa mga local award-giving bodies. Maging ang Asian Television Awards, saludo sa kanya. Ang programa niyang saksi, nagkamit ng gold medal sa New York Festivals. Ang mga parangal, nagsilbing inspirasyon para sa walang takot na paghatid ng serbisyo publiko. Hindi natin tatantanan. Paglilinsan ng 24 oras na ipakita niya na pagdating sa paghatid ng pinakamalaking balita, GMA ang numero uno. Miguel Castro Enriquez, ang sumbungan ng bayan na nakatutok sa ating 24 oras. Upang parangalan ang ating ultimate idol na di kayo tatantanan, kasama po natin ang President at CEO ng GMA, si Attorney Felipe L. Gozon. Si Mike ay isa ko lang, isang matalikong kaibigan. Napaka-disente pong tao niyan, whose integrity is beyond question. For his rare kind of courage and vigilance, GMA recognizes the efforts of Mr. Mike Enriquez in upholding the quality of broadcast journalism to safeguard the interest of the Filipino people and names him ultimate idol na di kayo tatantanan. Salamat po, Attorney Gozon. Ngayon lang po siya sumulpot dahil ngayong gabi, pinarangalan din po si Attorney Gozon bilang outstanding citizen ng Malabon. Nagpapasalamat po ako sa GMA, lalo na sa inyo. Hindi lang po para sa akin to, pero para lahat po ito sa mga bumubuo ng GMA News and Public Affairs. 55 taon na po ang GMA. At nakilala po, isa sa mga larangan ng paglilingkod sa radyo at telebisyon kung saan nakilala ang GMA ay sa paghahandog ng balita na walang kinikilingan at walang puniprotektahan. At salamat po sa inyong pagtitiwala. Inspirasyon po ito hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat po ng mga tiga GMA News and Public Affairs. Mga newscaster, reporter, producer, production assistant, editor, cameraman, mga engineer, lahat po sila para another 55 taon ng pagbibigay sa inyo ng serbisyong totoo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. At sa pagbibigay ng serbisyong totoo, tandaan nyo ito. Hindi namin kayo tatantanan. Well, words cannot definitely describe the sense of fulfillment and inspiration when one man's effort is recognized by his colleagues. Inspiring talaga sila, Raymond, eh. Dahil kay Tita Mel at saka kay Tito Mike, lalo ko naiisip how valuable leadership by example is. That's right. At hindi lang sila inspiring, role models din sila. Pero bukod sa recognition na mula sa mga katrabaho, matamis din yung pagkakilala na binibigay, alam mo, ng mga tagahanga. Kaya sigurado akong magiging mas masarap din ang feeling ng mga susunod nating Ultimate Idols na mananalo sa Kapuso Viewers' Choice Awards. That's right. Look forward to who would be named as the Kapuso Ultimate Love Team and look forward to your chance to win 55,000 pesos. Wow. This is number one at 55, the GMA Anniversary Special. Nasa GMA ako since 1991 to 2000 at talagang masasabi kong yun ang isa sa pinakamasaya sa buhay ko nung nandun ako sa GMA. Kasi bukod sa 9 years din ako doon, ang dami kong natutunan at saka ang dami ko rin nakasama doon na naging kaibigan ko. Hindi lang mga artista, pati yung mga staff ng GMA Center. Marami talagang naitulong na talagang gagawin ko lahat na
para sa isang show or para mapaganda yung show, lalo na nung nasa Go Bingo ako, kasama ko si Arnel Ignacio. Doon ko natutunan na talagang kahit madali araw, lumulubog kami sa tubig, gano'n. At saka yung sa Chini La Chica ko rin, talagang lahat ginagawa ko. Pag memorize kahit paano, pagbabasa ng mabilis, gano'n. Talagang kinakarir ko, kumbaga. Kasi ang director nandun, si Direct Fritz, napaka-perfectionist. So pag medyo may nagkamali, tumatakbo na ako talaga. Tapos kinukuha yung makeup kit ko kasi natatakot ako. So mga tatlong makeup kit ko na wala doon. Good luck naman sa akin dahil sobrang nervous sa kanya. Perfectionist siya. So kumbaga malaking sa akin yon, testing ground para maging isang stand-up comedian. Kasi parang bawal magkamali doon eh. Sa pinakamasaya din, bukod sa kasama ko si Randy sa Noon Time Show, yun ang pinakamemorable sa akin. Kasama ko si Bossing, si Big Soto, si Joey De Leon, si Tito Popsi Toots. Sa totoo lang, talagang trinato nila akong tama doon sa GMA. They treat me well. At saka, obviously naman, kasi siyang nataon ako doon, hindi na, mababalik-balik mo talaga yung saya na kasama mo yung mga taong katrabaho mo, hindi lang artista, pero lalong-lalo na yung mga staff. Kasi parang hindi ko lang sila naging, para na kami magkakapatid, yung gano'n. Kapuso, ika nga. Happy anniversary sa GMA, sa inyong 55th anniversary. At sana ay lalo pang tumagal ang inyong istasyon at makapagbigay tayo ng kaligayahan at lahat ng paglilingkod sa ating mga kapwa Pilipino at sa ating mga kapuso.